So yun mga katulis, good morning sa inyo. So for today's video ay pupunta ulit tayo na secret shop dahil nagpadala si Andy Rubber ng gulong sa atin. So ang sukat nito mga katulis is same size lang ng quick tire natin. So si Andy Rubber natin is 80x90x14 and 90x90x14. So tubeless to parehas. And ayun, dadali mo natin ito dun sa secret shop at tunan natin ito ipakabit. So babayay tayo ngayon mga katulis. Alright, let's go. Yan mga katulis, ito na yung ND rubber natin. Ayan, ganyan ako magdala ng ano, ng gulong, secret shop. So ngayon babayay tayo, punta ng secret shop, okay? So ayun o mga katulis, yan, nasa biyahe na tayo. So gusto ko lamang magpasalamat syempre sa Moto Trend and sa Race Hub Trading. Ayan, especially kila Sir Rain, kila Sir Paul at kay Ma'am Camille at sa mga bumubuo pa ng stock dyan. So ayan, so doon kasi tayo galing mga katulis sa 8th Ave Caloocan Avenue sa Moto Trend. Ayan, so very approachable yung mga tao doon mga katulis. So ang babait nila. So ayun, sila rin yung nagbigay sa atin ng ating ND rubber na ikakabit ngayon kay Clicky. So baka magtaka kayo kasi kakapalit ko lang nakaraan ng gulong, tapos ngayon magpapalit ulit tayo ng gulong. Ganun talaga kapag mayroon tayo mga sponsorship ano. So first time naman natin ito magkakaroon ng sponsorship ng gulong. So wala namang kaso doon. So for today's video mga katulis ay makakasama pala natin ang isang motovlogger, which is si Pawe. So kung kilala nyo si Pawe, isa siyang joyride rider. Yan, so magaling mag-edit yan, magaling mag-content yan. Kung gusto nyo naman entertainment purposes only, yan, bisitahin nyo yung channel niyan. Yan, nakita ko na oh. Uy, titignan mo dyan. Tara. Gwapo naman yan. Tara. Naharos na eh. Yun, nakita mo si Pawe. Ayan, kasama ko si Pawe. Papunta kami ngayon ng secret shop. Okay, biyahe muna tayo mga katulis para may pakabit na natin agad itong ating ND rubber. Yun, let's go. So ayan mga katulis, babayay muna kami. And kita kita lang tayo dun sa secret shop. Okay, bigyan ko muna kayo ng background music dyan. So yun mga katulis, nandito na tayo ngayon sa Bulihan Silang, Cavite. Yan, sa secret shop. Nandito na tayo magpapa-install ng ating ND rubber. Ayan, kay Boss Alex. Ayan, malapit na tayo mga katulis. Konting kembot na lang. Alright. Nandito na tayo mga katulis. Ayan. Wala naman masyadong gawa. Nakarating din. Kapagod si Pawe boss. So ayun mga katulis, yan, nandito na tayo sa secret shop. Yan, Motaro and ID. Dito natin papainstall yung ano natin mga katulis, itong ating ND rubber. Alright, pakita ko sa inyo yung tread mamaya. And yung kanya nga, ayun yung tread nya, kita na pala. Yung pag install, okay.
So yun mga katulis, papakita ko na sa inyo ating ND Rubber. Ayan, ang model niyan is NDCT. Tapos ang sukat niyan mga katulis is 80x90x14 tsaka 90x90x14. So meron din silang ibang model ng ND Rubbers dyan. Papakita ko na lang dyan sa screen. Meron dyang Beckham na model, meron ding Owen na model, at meron ding NDCT. Tapos meron din sila mga katulis na ND301. Ayun ata yung mga size 17 na. Okay. Tapos ngayon ito, papainstall natin. Antay lang natin yung mga mekaniko ni Boss Alex dito na ma-prepare yung motor natin. Ayan. A few moments later. So yun mga katulis, ayan, na-install na yung harap natin na gulong. Ito, which is yung ND Rubber na ang model is NDCT. So ang sukat nito, ayan, 80x90x14. Ayan, si Kuya Bimbo, ayan, ang ating magiting na taga-install ng gulong. ND Rubber. Ayan, sa, ano, ano sasabihin mo, ND? ND Rubber, baka naman. Ayan, ini-install na mga katulis. Ayan. Pakita ko sa inyo mamaya yung thread kapag ka nakabit na sa gulong natin. Ayan, pinupunasan na yung ating ND Rubber. Ayan. So maraming maraming salamat po ulit sa Moto Trend and Race Hub Trading sa pagbibigay sa atin ng sponsor ng gulong. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ayan. Install na sa ating Honda Click. Maganda ha, maganda yung thread niya mga katulis. Ayan. Ayan yung rotation. Okay. Ito yung rotation yan mga katulis. Kapag ka mag-install kayo ng gulong, ano kailangan yung rotate, itong makikita nyo itong arrow na to, dapat ang placing niyan is pag ganun. Kung saan yung ikot ng gulong, dapat ganun din yung arrow. Yan, install na. Ayan mga katulis, malapitan. Ayan yung kanyang thread. Ayan, oh. Nakalagay ND Rubber. Ayan. Meron pa silang logo dito. Ayan, oh. ND Rubber. Ayan, 80x90 yung harap. MC40P. NDCT yung model. Ayan. So yun mga katulis, so waiting lang tayo dito. So habang nag-aantay tayo mga katulis, papakita ko lang sa inyo yung mga price list na mga available sa model ng ND Rubber. So ayan, check nyo dyan sa screen. Ayan yung mga available price ng ND Rubber, iba't ibang model. Meron tayo dito mga katulis na Owen yung model. Ayan yung makikita nyo dyan. Meron din tayo dito ang Beckham. Beckham yung model ng ND Rubber. And yung NDCT, which is itong nakakabit sa Honda Click natin ngayon. Ayan yung mga available prices and sizes ng gulong natin. Isang presyo ng 80x90x14, which is yung nakakabit sa harap na gulong natin, is 1,469 pesos. And then yung 90x90x14 naman sa likod is 1,653 pesos. So yun mga katulis, after a month siguro or a few months, siguro isang buwan, dalawang buwan, i-review natin ulit itong gulong na to kung talaga bang maganda siya and makapit siya sa gulong, especially kapag wet and dry yung madadaanan natin sa mga pupuntahan natin. So ayun. So ayun mga katulis, ito binapaklas na yung gulong natin sa likod ni Kuya Bimbi. Kuya Bimbo. Ayan. Nakapaklas na yung tambucho natin. Okay mga katulis, yan, binabalatan na yung ND Rubber natin. Yan, yung bagong gulong. Tapos ito na yung mugs natin, yan. Madumi kasi madami tayo nadaanan kanina ng ano, basa. Madumi yung ano natin, Racing Boy. Ang sumukat ito? 90x90x14.
rotation. Yan. Sa mga gustong magpalit ng gulong dyan mga katulis, pero same stock pa din ng Honda Click 125i. Ayan. Subukan nyo tong ND rubber. Ayan. Di naman tayo gagamit ng hindi natin pwedeng, hindi natin pagkakatiwalaan. Dati naka big tires ako. Ang gulong ko dati sa likod is 110 by 80 by 14. Tapos sa harap 100 by 80 by 14. Ayan. Nagbalik ako sa normal na stock ng gulong ng Honda Click 125i kasi medyo mabigat. Kaya nagstay na lang ako sa stock para medyo magaan. Ayan. Ayan. So lagi nyo titignan yung rotation ng gulong ha. Kailangan tama yon. Ayan, huwag niyo makakalimutan. Alright. Pak. Ito yung ND tire, magaling lumapat. So yun mga katulis, nililinis na yung hub natin. Oh. Ayan, para maganda ulit yung hagod nung kapit nung brake shoe natin. So yun na. I-install na lang yan mga katulis. Tapos pwede na natin siyang subukan mamaya sa biyahe. Ayan. I-install na mga katulis. Sheesh, bago na naman ang gulong ni ano, Clicky. Ayan, so maraming salamat ulit ND Rubber Philippines, ayan, sa Moto Trend and sa Race Hub Trading, especially kay Sir Rain, kay Sir Paul at kay Ma'am Camille. Ayan, install na yan. So ang susubukan naman natin dito sa mga susunod nating video is yung performance nya, kumakapit siya, especially kapag ka umuulan. A few moments later. Yon. Alright mga katulis. Ayan, dumaan na yung mga ilang araw mga katulis. I think mga 3 days ago na simula nung pinakabit natin to sa secret shop. And syempre bago ko siya i-vlog, gusto ko munang masubukan personally yung resulta kung talaga bang makapit itong ND rubber natin na ND City model. So ayun. So for me, makapit siya mga katulis kasi for sure made in Thailand naman to. Ayan. So lalagyan ko lang siya ng konting comparison compared doon kay sa isang brand. Ayan. Sa previous na gamit natin. So ang napansin ko lang doon mga katulis is doon sa luma nating brand na ginamit is parang ano, hindi siya totally nakabilog yung gulong. Hindi siya naka-oval na ganun. Para siyang may kanto sa dulo. Para siyang pagano no. May tusok sa taas kasi parang may limit. So kapag ka nasa kurbada ako or nasa cornering ako, parang nagkakaroon ako ng limit. Kumbaga pagka unting ganun ko lang is mag-i-skid na ako or parang madudulas na ako. Ganun yung feeling. Pero unlike dito sa ND rubber na ginamit natin, sinubukan ko siya both kung saan yung location, kung saan yung kung paano yung pagkurba ko. Doon ko na pagtanto na itong ND rubber is masarap siya sa cornering. Tsaka mas komportable or mas confident ako na nailiko siya. Ganun yung pakiramdam ko dito sa ND rubber. Tapos sa ano naman sa maulan, ayan, sobrang kapit din niya mga katulis unlike doon sa isa. So yun din yung napagtanto ko mga katulis kung bakit nga ba mahal yung presyo nito. Kasi parang nasa 3,000 ata to. Sana sa mga susunod pa na taon or mga buwan, ang request ko lang sana kay ND Rubber is magkaroon tayo ng less tread. Kumbaga bawas masyado sa tread. Kumbaga ayun. Yun lang naman yung request ko. Pero sa performance, quality siya mga katulis. So worth it yung babayaran yung pera dito. Ako na nagpapaproof sa inyo. Ayun. So yun mga katulis, mabanggit ko lang din pala. Meron na tayong shop located at 22 Perla Street, San Carlos Binangonan, Rizal. Or pwede nyo siyang isearch sa Google Map, KTLS Motor Shop. Ayun. So nagtitinda tayo nga ng mga ganitong side mirror. Ayan, makikita nyo bago ulit yung side mirror natin. 550 pesos lang yan mga katulis. Tapos mga Motaro Shock version 2
Yan mga radiator cover na uyokin yung gamit natin. Yan yung mga binibenta natin. So ngayon, yan, may umorder sa atin, sasabay lang natin. De-deliver muna natin to mga katulis. So ayun mga katulis, deliver na natin yung ating paninda. Ayan, at na-review na din naman natin itong Andy Rubber. At ayun, ibigyan ko na lang kayo ng update dito sa gulong natin once na tumagal siya kahit ng mga 3 months or mga 6 months siguro. Ganoon naman tayo mag-vlog eh, after natin subukan ng ilang buwan. Kasi doon natin malalaman kung talagang quality itong gulong na to after a few months or hindi. Kasi ilang araw pa lang to sa akin eh, nung binidyohan ko eh. So ayoko naman kayo bigyan ng review regarding dito kung ilang araw ko pa lang naman nasusubukan. Pero kasi sa nung mga nakaraang nasubukan ko to, napapabilib na ako eh. So yun lang mga katulis, kung nag-enjoy ka dito, please like, comment, and subscribe. And pinutin mo na rin yung notification bell para updated ka once na meron tayong mga i-upload. Alright? See you on my next vlog mga katulis. Thank you for watching. Alright.